na may mga scammer na mga vlogger. Actually, may scammer na vlogger na sinisira pa rin ng Duterte tungkol sa Miro system, puro sa tungkol sa what you call it, sa mga dayaan sa eleksyon sa 2025. So yung scammer na scammer, kilala na, aminado naman siya scammer eh. Yung scammer na vlogger na yon, ang alam ko, nung nakaibudol pa ako, kinokontak yan ng yayo ni Bangag, yung matabang nandyan sa Presidential Communications, okay, na buhaya na siya ngayon, malaki pa sa buhaya. Kaibigan niya yan, okay? Meron pa nga yan, nagko-comment pa siya dati. Kaya no wonder, yung paninira ngayon na kinokonek ang Miro system kay Pangulong Duterte, that's BS. You know why? Pag-usapan namin yan ni Attorney Glenn Chong pag may time kami. Paano magkakaroon ng power ang mga Duterte to control that para maging provider ang Miro sa power ng mga Duterte? Hindi sila nasa power. Sino ang magde-decide? Sino ang deciding officer? Sino ang mga nagde-decide niyan? Ang COMELEC. Inanong ko na yan, binlag ko na yan, binlag namin natin Attorney Glenn Chong. May mga gatekeepers na bago makapunta sa COMELEC, yung mga bidding na yan, may mga gatekeepers. Remember, may expose ako. Ang pamasahe, ang term dyan, 350 million ang sinisingil ng mga gatekeepers ayon sa ating source. Last year, pinasabog natin yan, the first quarter of the year. So ngayon, nakakatawa yung tira ni Bangag. Silisa lahat ang may pakana niya. Paano magkakaroon ng kapangyarihan ang mga Duterte para manipulahin ang eleksyon? Alam mo, napakabait lang nga ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Dahil nalusutan siya ni Lisa Tanas. Dahil si Lisa dati, kausap ko yung hinayupak na yan nung campaign 2022. Ang sabi sa akin, kinukulit ako noon. May mga text messages na pinakita ko sa inyo na i-push ko daw sa gobyernong Duterte na magkaroon ng hybrid election. Ganyan-ganyan. Kasi daw dadayain si Bangag. So without us knowing, the Filipino people, nakipagsabuatan pala itong Bangag at si Lisa Tanas, lalo si Lisa Tanas, sa Smartmatic during that time. Okay, nalusutan ang mga Duterte, ang Duterte administration. May vlog nga ako dati, di ba? Dahil sinasabi ni Lisa Tanas sa akin, temo tarantado talaga, na dadayain daw, okay? Dadayain daw ni Bongo, ni Senator Bongo during that time, ang halalan kasi ganito, kasi ganyan. So dahil budol na budol ako during that time, dahil syempre gusto ko silang manalo, umayon ako sa kanila kasi kapag kasi kakampi mo, magkakampi kayo. So, minsan, ang tawag dito, akala mo nabibigyan ka ng tamang wisdom, pero hindi pala. So, hanggang sa nalaman ko na nga lang kay Attorney Glenn Chong, na si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic at meron po yan sworn statement. So, yung ginagawa nila ngayong paninira ng isang scammer o ng maraming scammers, gawa yan ng Malacanang, gawa yan ng Presidential Communications sa mga tiwaling mga buwaya dyan. Kung may natitirang matino dyan, baka 0.00001 na lang. Sunod, excuse me, sunod-sunura na lang. So yan po yung totoo dyan. Pakanayan ni Bangag na sinisira ang Duterte, kinukunik sa Pandaraya sa eleksyon. Dahil kung ang Duterte, ito lang, ang Pangulong Duterte, sila Senator Bongo, in fairness, kahit binabatikos ko sila, kung gusto nila sanang manatili, Duterte, Duterte, Duterte na presidente, wala nang alaysan, ginawa na nila yan. Ako, I'm here, yung mga supporters ni Senator Bongo, Senator Bato, you know, huwag kayong magagalit sa akin, okay? Kung ako'y nagki-criticize, kasi hindi ako bayad. Okay? Hindi ako porket. Alam mo kasi ang bayad ganito, ha? Ang bayad ng pagkatao, lahat, kunyari lang, bayad ka ng isang politikong ganyan. Lahat ng iutos sa'yo, lahat ng slate sa'yo, mabango lahat, wala kang babatikusin. Gusto ni Pangulong Duterte yan eh. Yung nung panahon,
ni Duterte, kahit kami ay Duterte supporters, nagbabatikos kami ng mga gabinete niya. Pero nung panahon ni Bangag, may nakita ba kayo na mga supporters nila na binabatikos yung mga cabinet secretaries? Wala. Sarado utak nila lahat. Pinasabi nila sa inyo, perfect, 100% magagaling ang inupo ni Bangag. There's no such thing as 100% perfect ang ina-appoint ng kahit sinong presidente. Ang tunay na kakampi ng bayan, kisihodang sino man ang nanunungkulan, kapag may nakita kang appointee niya, babatikusin mo. Yan ang ginawa namin, ako at iba pang mga supporters ni Duterte dati, na binabatikos ko. Even the president, during that time, may mga, you know, na hindi mo nagustuhan, you know, pero may pagmamalaki ko lang sa inyo, hindi ko minura si Pangulong Duterte o sa kahit sino sa pamilya niya, katulad ng ginawa ko sa Buwakan ng Inang, Bangag, Adictus, Benedictus na pamilya. Lahat, kahit mga, well, you know, kahit sino. At ganun pa man, mga palangga, yan yung ginagawa nila ngayon. Kaya, alam mo, yung mga supporter ni Senator Bong, mayroon na naman chance eh. Meron pa naman chance, hindi pa naman, nag-umpisa pa lang naman yung halalan ngayon. Hindi tayo pwede maging sarado utak. I'm not here para mag-kiss ass sa kahit kanino man. I can F all of you guys na mga budol. Kasi wala akong utang na loob sa inyo, wala akong hiningin pabor, but I am grateful to people na mabuti sa akin. So now, alam nyo na, sinisira. Kaya nga ako galit eh. Senator Bongo and Senator Bato, don't get me wrong. Okay? Sinuportahan ko kayo. Ang gusto ko lang sana, total, ngayon, nasa Senate na yan, sinabi ni Senator Bato na mayroong A1 information na galing sa Malacanang na inutusan si Maslog. This is your time to to shine or to prove to the people kayo dyan sa committee niyo, you're doing your job. Hindi kasi pwede na pagdating sa Senate lang magtataas tayo ng boses. Ikaw, I will pin you down. Then that's it. You have to walk the talk, ika nga. When I say, I will pin you down, di ba? May action. Hindi lang natin gagawin sa hearing. Kaya nga sabi ko, I'm not closing my doors to support ng mga tinaas ng mga kamay ni Pangulong Duterte. Hindi pa naman tapos eh, nag-uumpisa pa lang. Bakit ba tayo nandito nag-criticize? To make these politicians, these people, better para sa Pilipino. Wala ako mapapala dito palangga. Doon na nga, nawalan ako ng alindog na yun, boses ko. Pero ngayon, ito na nga inaalarma ko sa lahat ng mga naniniwala sa yung mga gustong mag-straight, okay, sa PDP laban. Wala pong problema yan. That is your feeling, that is just sa paniwala ninyo, hindi ko yan pang hihimasukan. Pero i-push nyo itong mga PDP laban senators na nandiyan ngayon na ilang buwan mayroon pa natitira sa kanila to prove themselves na they are for the Filipino people. Imbestigahan, itawag lahat ng pwedeng itawag, hindi yung you play safe. Hindi ganun. If you play safe, then you're not for the Filipino people. You are for vested interest. Kasi ang tunay na leader, hindi natatakot. Kahit sino, tunay na leader, tunay na lingkod bayan, hindi siya natatakot kung paano niya baggain ang mga bagay-bagay. Look at Congressman Marcoleta. Tignan mo, nanindigan siya, parang one, ilan sila doon, yung kinuyog siya, 100 versus 1. Siguro may kakampi naman siya, si Kong Unga ba yun, mga tatlong tao. Nag-stand siya for what he believes in. Naging matapang siya, wala siyang pakialam, hindi siya naglaro sa dalawang namamangka sa dalawang ilog, umaasa na i-adapt siya ni Bangag, which is dati, di ba, nakasama yan sa unit team, si Kong Marcoleta. Tumindig siya. Yun yung kailangan natin na tumitindig, tumatayo laban sa mga Bangag. It's the same thing with Attorney Vic Rodriguez. Kaya nga sabi ko, ang kakampi, di ba sabi ko sa inyo, ang kakampi natin sa
sa Senate, dun sa committee na yon on public order and drugs and public order, ganyan, si Senator Bongo, si Senator Bato, si Robin Padilla, gusto namin makita how you oppose the bangags. Yun lang, mahirap bang gawin yan? We don't need money from you to support you. Alam nyo yan, magkakaibigan naman tayo eh. Did I ask any peso from you for myself? Wala. Kami pa, ako pa, nagsispend ng mga tarpaulin, t-shirt and everything. We supported you in the past because we believe in you, pagtatanggol nyo yung bayan. Yun lang hiningi ko namin. Diba? Na kung gusto ko lang, you know what? I'm telling you, as early as before this, may mga nag-a-approach sa akin. Okay? Na mga PR, ek-ek. Diba? Na kung pwede ipopromote si ganito. I can make money out of it. But I chose, I stand for what I believe in. Dahil sabi ko, asahan nyo yung mga vloggers na ngayon, may mga ipopromote yan, na ganyan, yung iba dyan bayad. Hindi ko naman sinabing lahat. Lalo na yung mga, well. Anyway, hindi ko gagawin yan dahil pag ginawa ko yan, para na rin minura ko yung sarili ko, the way na minura ko, yung mga, alam nyo na, yung mga binenta, yung kanilang mga kaluluwa para lang sa kakarampot na pera. Ngayon pa ba ako magpapabayad? Sa ganitong stage na ng laban ko since 2015, ngayon pa ako magpapabayad. So walang kwenta, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, for 9 years, ngayon ko pa maisip na manghingi sa inyo? Hell no! Ang hinahingi namin sa inyo, lahat kayo, you stand for the people.